Good day sa inyong lahat, mga idol. Jerfix nga pala. And meron lang akong konting share sa inyo about sa pag-reset dito sa VVTi Toyota Vios na 2NZFE. Pero pwede nating may apply to sa iba't ibang uri, lalo na sa mga electronic throttle body na mga gasoline type. Okay? So, bago tayo magsimula, mga Lodi, inaanyayaan ko kayo mag-subscribe sa akin channel. And hit mo na rin yung bell button para always kayong updated sa mga latest video na ina-upload natin sa channel na ito. Alright? So, magsisimula na tayo. Kung halimbawa na naglinis ka ng electronic throttle body o kahit hindi electronic throttle body yan, pero nagtanggal ka ng mga sensor, kailangan mo mag-reset. Manual reset, lalo na sa mga fuel injected. Okay? So, first, unahin muna natin disconnect yung terminal ng battery. Disconnect natin terminal ng battery for 1 to 3 minutes. After natin ma-disconnect ng ilang minuto, kabit natin. After makabit, tikpitan natin na maigi yung tornilyo para hindi mag-loose yung contact. Alright? Yun ang first step. Kapag halimbawa na nagpalit ka ng battery, nilinisan mo yung throttle body, kailangan mong i-apply ito kasi kailangan natin ng mag-reset sa ECU. Lalo na kapag ka nagpalit ng battery man yan, sensor, electronic throttle body cleaning, at kung ano-ano pa. Okay? Kapag halimbawa kasi hindi natin na-reset to, ay siguradong bababa yung minor, lalo na sa mga Toyota Vios kapag ka nagpalit ng battery or dinisconnect mo yung terminal ng battery, ay nagre-reset or nagbabago, nawawala yung learned values. Kaya minsan, akala mo sa makina, yun pala, kailangan mo lang pala mag-reset. Kasi minsan, mababa yung minor, minsan mataas yung minor, minsan palyado, minsan papitik-pitik yung compressor, mahina na rin yung buga ng hangin or lamig sa vent nyo. Ganun lang yung problema sa mga Toyota Vios, kaya kailangan natin mag-reset. Okay? So, nagawa na natin yung manual reset dito sa ating battery. And sunod naman natin ay yung fuse. Hanapin lang natin dito yung EFI or ETCS, yung EFI natin, 15 amps. Kuha lang tayo ng fuse puller. Then kapag halimbawa wala tayong puller, ay kailangan natin ng long nose. Then, disconnect natin to. EFI man yan or yung ETCS. Kasi meron siyang kuryente pa yun sa loob. Mababang voltage yung ating ECU. Alright. Meron kasi siyang keep alive memory kung di ako nagkakamali. Disconnect natin to ng mga ilang minuto. Kahit isang minuto lang siguro. Then after nun, balik. Ayan. Balik natin to. So, kailangan nyo lang hanapin, mga boss, is yung EFI or ETCS. Kung dalawa, ETCS tsaka EFI, yun, disconnect nyo yung dalawa. Alright? Ganun lang yung pagre-reset dito sa fuse. Hanapin nyo lang. Okay? So, mahigpit na to. Then, pero hindi ko pa inigpitan to kasi di-disconnect ko yan kasi nakababad yung taillight nya. Baka madiskarga eh. Okay? So, mahigpit na rin to. Tapos, ito, na-reset na natin, pasok mo tayo sa loob. Ganun lang yung pagre-reset dito sa labas. Ayan, mabilisan lang, mainit kasi. Kailangan nakapatay lahat ng mga accessories. Then, kailangan nakasarado yung mga pinto, lahat. Dito kasi nakabukas, demo lang din naman to. Dahil nga hindi makapasok yung hangin, masyado mainit dito. Okay, kung gusto nyo naman, babaan nyo yung bintana. Ignition on natin. Ayan, nakaset na siya sa ignition on. Bilang tayo ng 2 minuto. Okay, after ng 2 minuto, tapakan natin yung accelerator pedal, fully depress, then patayin natin yung ignition. Yan, nasa lock na siya. Okay, after natin ng 1 minuto, release natin yung accelerator pedal, then ignition on. Bilang tayo ng 3 segundo, 1, 2, 3, para mag-ready yung system niya bago natin i-start. Start. Ayan, ganun lang yung pagre-reset dito sa ignition switch niya. Alright, ayun yung third step natin. Ito, mga Lodi, bale, meron akong scanner dito na yan, nakaset na siya para makita agad natin. Meron siyang battery reset. Ayan, battery reset tsaka electronic throttle relearn. Bale, kapag halimbawa naglinis ka ng throttle body, yan, kailangan mo yan. Lalo na sa electronic throttle body. Ayan.
relearn nyo habang umaandar yung makina. Tapos yung battery reset kapag halimbawa na nagpalit kayo ng battery. Ganun lang yun. Para mas mabilis, yan yung automatic resetting sa mga newer models. Pero sa mga ganito, hindi lahat ng pag-relearn tsaka battery reset ay na-apply sa mga sasakyan. Tulad dito sa Toyota Vios, kung di ako nagkakamali, hindi natin pwede may apply yung battery reset tsaka yung electronic throttle relearn. Or kahit na dry bike wire yan, hindi siya applicable or hindi siya po pwede. Depende. Na-try ko lang to sa mga Honda. Honda FD, pwede yun yung electronic throttle relearn kasi naglinis ako ng throttle body. Pero dito, ayaw. Kaya need natin ng manual reset. So, apply nyo lang mga Lods yung kung ano yung mga sinabi ko kanina kung paano mag-reset manually. So, ganun lang yung pag-reset nya and kailangan nyo ma-reset yan. Okay? So, huwag nyo kakalimutan yan kapag ka nag-disconnect kayo ng terminal ng battery or nagpalit kayo ng battery, naglinis kayo o nagbunot kayo ng mga sensor, kailangan nating mag-relearn or reset. Okay? Sana meron kayo natutunan sa video natin. Sana makatulong to sa inyo balang araw. And nagustuhan niyo yung video natin for today. Alright? Huwag niyong kakalimutan mga Lods, mag-like kung nagustuhan niyo yung video natin ngayon. And subscribe mo na rin para mas mainam. Friends na tayo. And hit mo na rin yung bell button para always kayo updated sa mga latest video na ina-upload natin sa channel na ito. Okay? Thank you so much po. Sana makatulong. Maraming salamat.